Okay na? So welcome to Sir Win's Accounting Lectures, accounting discussion online na classroom ang approach. Hindi review, kundi first view. Kaya asahan na mayroong konting jokes, kwento, at kung ano-ano pang segue na nangyayari sa isang normal na klase. So today, ang pag-uusapan natin ay patungkol sa dealings in property. At magsimula tayo sa kanyang textbook definition. Dealings in property refers to the disposal of asset either through sale or exchanges. Kapag sinabi pala nating dealings, it means disposal. Pagkawala ng asset sapagkat either ibenenta mo or ipinagpalit mo sa iba. By the way, ang asset, ang property na binabanggit dito can either be real property, mga ari-ari ang hindi natitinag katulad ng land and building attached with the soil with permanence, or personal property, mga ari-ari ang natitinag, yung pwede mong magalaw, ilipat sa isang lugar, papunta sa ibang lugar, katulad ng mga sasakyan at alahas. Okay? Ang importante nga pala sa taxation, sa topic na to, is yung gain or loss arising from sale or exchange, na later on pa natin pag-uusapan. Sa ngayon, alamin lang muna natin paano ba nakikwenta yung gain or loss kung sakaling there is a sale or there is an exchange. Okay? Sale. First, we have to compare the selling price with the cost. Ang focus lang muna natin sa ngayon is yung taas. Diba? Kasi itong cost na to, yung basis of property dispose of, pag-uusapan pa natin later on. Kasi maraming magkakaibang paraan kung bakit ka nagkaroon ng asset na pinapakawalan mo ngayon. Okay, so again, sa sale at exchange, unahin muna natin yung upper part. Dito muna tayo again sa sales. When we say selling price, magkano mo benenta? The consideration received. Normally, yan yung cash price ng pagbebenta mo. So, simple lang po yan. Okay? Dito tayo sa exchange, sa mas komplikado ng kaunti. Kasi sa exchange, nakikipagpalit ka. Asset ang natatanggap mo, hindi pera. So, anong valuation nun? Ang sagot, yung fair market value. Kung magkano siya ngayon. Okay? Sa exchange, pwede kasi na yung asset ay katulad nung sayo dati or iba. Hindi na yun mahalaga. Okay? I mean, kunwari, dati meron kang rep, pinapagpalit mo sa sasakyan, sa car, so therefore magkaiba sila. O pwede rin naman ganito, meron kang rep, pinapagpalit mo sa iba pang rep. Okay? So hindi naman sila magkaiba by nature. So ang punto natin, hindi na importante sa transaction na exchange kung sakaling merong pagkakaiba or wala. Ang mahalaga lang dito, yung value ng natatanggap mo, katulad man or hindi, ay alam mo yung fair value. Okay? So yan po yung first part ng ating computation. Yung isa, cash. Yung isa, ang natanggap mo, hindi kasi cash, but rather asset. Therefore, ang valuation niya, fair market value on that date of exchange. Ngayon, alamin natin na kasunod is yung cost. Ano ba yung ibabawas mo? Kasi malamang, para makuwenta mo yung tubo or yung lugi mo, kailangan ikumpara mo yung natanggap tsaka dun sa pinakawalan. Ay itong pinakawalan mo kasi, magkakaiba minsan ng paraan paano mo nga sila nakuha. Okay? Pag-usapan natin isa-isa. Basis of property disposed of. Number one is purchase. Paano kung sakaling binili mo yung property pinapakawalan mo ngayon? Ang sabi dito, it would be the purchase price plus directly attributable cost. Meaning, magkano mo ba siya binili? At ngayon, pinapakawalan mo na siya. Okay? Kasi malamang may puhunan yun. Yun yung purchase price. Pero kailangan mo ding isama lahat ng directly related cost in bringing that asset to condition and location for intended use. Kung naalala niyo po yun sa basic accounting. Yung tipong halimbawa, there is an insurance, there is a freight, di ba? Para madala mo yung asset sa lugar mo. Therefore, they are considered or they are part of the purchase price. Itong direct cost na nga. Okay? At kung sakali pa na bago mo ibenta or ipagpalit sa iba, merong nangyaring improvements or betterments or yung tinatawag na subsequent capital expenditures, it will be added to the cost. Kasi natural, halimbawa yung asset mo dati, hindi naman ganun yung itsura, pinaganda mo. So therefore, bahagi na yun ng puhunan mo, bahagi na yun ng basis ng property na pinakawalan mo. Okay, so napakasimple po niya na, no? You're just comparing what you receive and what you give up.
Okay? Well, let's move on. The second one is, paano naman kung sakaling yung asset na pinapakawalan mo ay bahagi ng inventory mo, ng sarili mong paninda? Ang sabi dito, it must be the latest inventory value. Kasi di ba, maaaring nagne-negosyo ka, okay? Kaya nga, pinapakawalan mo kasi paninda mo. O paano yun? Paano makikwenta yung gain or loss? Ang sagot, titingnan mo, ano ba yung naka-record sa libro mo? Yung latest. Kasi halimbawa, ang valuation ay yung 5-4 or weighted average. Alam naman natin na naiiba-iba yan. Okay? Kasi nga, inventory mo gumagalaw. Yung puhunan minsan, nababago-bago. So kung ano yung pinakang latest na record, yun yung gagamitin mo. Or halimbawa, yung iyong inventory ay developing. Let's say na pinoproduce mo pa siya o naiiba yung anyo habang tumatagal. O ang tanong, nung pinakawalan mo siya, anong itsura niya? Nung time na nawala sa'yo. So kung ano yung latest sa type gold, okay? Yung latest inventory value, yun yung ilalagay mo dito sa value ng cost. So again, okay, yung isa binili mo, tapos binenta mo, and then yung isa naman, paninda mo talaga, tsaka mo binenta. O ito naman yung pangatlo. May pagkakataon din naman kasi na yung property na dinidispose mo ay namana mo. Okay? Ngayon, anong valuation nun sa'yo? Eh, hindi mo naman siya binili, namana mo. Diba? Ang banggit dito, it must be the fair market value at the moment of death of the decedent. Anong ibig sabihin nun? Nung time na natanggap mo yung property, nung namana mo, malamang nung namatay, yung nagbigay sa'yo, decedent, yung namayapa. Okay, aalamin mo magkano yung value niya nung time na ipinasa sa'yo, namana mo. Okay, yun yung cost mo. Hindi yung value nung moment na binibenta mo na, hindi yung fair market value nung time na yon, but rather fair market value nung natanggap mo nung namayapa na sila. So halimbawa, tatlong taon na ang nakalilipas nung namana mo siya. So magkano yung value niya dati? Okay, nung namana mo. Kaya nga, fair market value at the moment of death of the decedent. The fourth one is this gift or donation. Natanggap mo nang wala kang ibinigay na kapalit. So, balit ang nagbigay ay buhay. Kasi sa inheritance, patay yung nagbigay. Sa gift or sa donation, ang nagbibigay ay buhay pa. So, ang punto, parang wala ka namang puhunan doon, wala kang cost. Kasi nga natanggap mo ng regalo. O ano gagamitin natin dito? Okay? Na ikukumpara doon sa selling price or doon sa fair market value of the asset received. Ang sabi dito, it is the value as it would have been in the hand of the donor or the last preceding owner by whom it was not acquired as a gift. So meaning, babalik ka ulit nung moment na inireregalo sa'yo, magkano yung fair market value niya. So parang katulad din ng inheritance, di ba? So I mean, di ba nga, okay? Nung natanggap mo, wala ka naman talagang inilabas na kahit ano. So parang wala kang puhunan sa record mo. So ang titingnan, magkano siya sa record nung nagbigay sa'yo. Okay, nung moment na nireregalo, ipinapasa na nga sa'yo. Value as it would have been in the hand of the donor. Or, paano naman kaya kung halimbawa nagbibigay sa'yo, natanggap niya lang din. So, malamang sa record niya, zero value din yun. Kasi nga, okay, natanggap din naman niya as regalo. So, therefore, babalikan niyo pa, okay, sabi dito, or babalikan niyo pa yung kahuli-hulihang owner kung saan hindi niya natanggap na regalo. Maaaring binili niya. Okay? So, ganun po. By whom it was not acquired as a gift. So, ang punto, kailangan may paggalingan ka nung amount. Yeah? Kasi nga, kung ikaw nakatanggap ng regalo, walang value yun sa point of view mo. So, ahalamin ninyo, okay? Ano ba yung value niya dun sa kahuli-hulihang tao kung saan may inilabas na pera yun? Hindi as a gift. Okay? Meron lang exemption sa valuation dito sa cost na ikinukumpara natin. Ang sabi dito, kung sakaling loss ang computation, okay? Loss. Ang valuation at ang lumalabas ay ganito. Mas mataas yung binabanggit sa dito kaysa dun sa fair market value at the time of the gift. Ang gagamitin natin is fair market value at the time of the gift. Ulitin po natin yung isa pa. Okay? Nakatanggap ka ng regalo 3 years ago. Ngayon, ibinibigay mo na siya sa iba. Binebenta mo na. May fair market value siya nung moment na natanggap mo as a gift. At may fair value din ngayon na ibinebenta mo. So, dalawa yung fair market value 3 years ago and today. General rule, ang gagamitin mo, fair market value dati. Okay? Ngayon, paano kung sakali na mas mataas?
Okay? Yung lumalabas na valuation mo talaga. Okay, kaysa dun sa value niya ngayon as a gift. At pagkatapos, okay, kailangan mangyari po ito, ano? Kailangan mangyari ito. Mas mataas yung valuation above. Okay? At pagkatapos, ang lalabas pa ay loss. Hindi mo na daw ito gagamitin. But rather, dun ka sa fair market value at the time of gift. Okay? So again, okay? Mas mataas yung value dati kaysa sa value ngayon. Okay? Ay ang lumalabas, loss. Halimbawa, ang value dati, 100,000. Ang value ngayon, let's say, 90,000. Okay? Tapos, binebenta mo ng 70,000. So, therefore, lubi ka. O ano daw ang magiging basis natin ng cost? Ang sabi dun, yung value ngayon, okay? Kung sakaling mas mataas yung dati. Pero kung sakaling mas mataas yung ngayon kaysa dun sa dati, hindi mo gagamitin yung ngayon, yung dati pa din. So, madaling salita, whichever is lower. O, I mean, kung low, kung loss, at lower ito, yung value ngayon, yun yung gagamitin mo. Ang logic po ay ganito. Sana po ay maliwanag yung sinasabi natin. Parang medyo magulo eh. Okay, ang logic kasi ganito. Gusto ng taxation na kung sakaling loss, mas kukunti ang lalabas na amount kasi nga, that is a deduction to them. Oh, that's why, again, kung mas mataas ang valuation above at loss ang magiging solution, ang piliin mo ay yung mas, okay, mababa. Okay, ay, tama. Okay, yung mas mababa para at least kukunti yung value ng loss na nai-report natin dito. Pero kung sakaling gain po yan, irrespective of this one, irrespective of this exemption, mabalikan mo lang lagi, okay, magkano yung value dati. Kasi pag gain, at least may makukolekta ang BIR. Okay, kasi kapag ka-loss, wala naman sila makukolekta eh. But rather, magkakaroon pa nga ng deduction sa point of view nila. Okay? So let's move on. Number 5, acquired for less than adequate consideration. Ano naman ito? Yan yung sitwasyon na binili mo siya o nakuha mo siya, pero hindi dun sa tamang presyo. But rather, mas mura kaysa dun sa dapat sanang value niya. Kasi halimbawa, presyong kaibigan o presyong kamag-anak mo nakuha. Okay, lesser consideration ang tawag dun. Ang tanong, anong gagamitin natin na value ng cost? Ang sagot, amount paid by the transferee. So, hindi mo din gagamitin yung tamang presyo niya. But rather, ang magiging basis mo ay kung magkano yung talagang pagkakabili mo sa kanya kahit mura or bargain price mo siya nabili. Kasi again, ang idea ng taxation, kung nabili mo ng mura, okay? So therefore, mababa ang value ng cost kaysa doon sa actual price niya. So therefore, pag kinumpara mo yan, mataas yung gain. Guys, kesa ang gagamitin mong valuation is kung magkano talaga yung value niyang totoo. At saka, isa pa, nabili mo naman daw nga kasi ng lesser consideration. Di ba? Ng mura lang. So therefore, kung magkano mo nabili, yun yung gagamitin mo. Kung gagamitin yung tamang value, ay dun mo nabili sa lesser consideration. Kaya therefore, yun na nga yung basis para makwenta yung gain or loss. Okay. Bakit po importante ang ating pinag-uusapan, yung basis of property dispose of? Kasi nga, syempre, kinikwenta natin yung gain or loss. Pag nagkamali ka sa determination ng cost ng basis ng property, therefore, magkakamali ka din, magkano ba yung gain or loss na i-report mo sa BIR? Okay? Sana po medyo maliwanag ng konti, huwag po tayong mag-alala. Magkakaroon din naman tayo ng problem solving para ma-highlight pa itong binabanggit natin na determination ng gain or loss. Okay? Now, let's move on. Bakit nga siya importante? Kasi sila yung taxable. Yeah? So, ngayon, pag-usapan natin yung general rule sa gain or loss. Ang banggit dito, the entire amount of gain or loss shall be recognized such that a gain is taxable while a loss is deductible. So that is the general rule. Kung sakaling may gain na lalabas, whether sale or exchange, considered as taxable. Kung sakaling namang loss, deductible naman siya. Kung naalala niyo yung topic na deductions. Okay? So yun na nga. Let's move on pa. It is also of vital importance to determine the nature of property being disposed of. Other than computation of gain or loss pala, kailangan alam mo din ano ba yung nature ng asset na ibinebenta mo. Kasi sa topic na to, dealings in property, merong dalawang klase ng asset. And those are ordinary asset and capital asset. Importante na ma-identify mo kung anong klase ng asset sila, yung iyong dinidispose.
Bakit? Eh kasi yung kanilang taxation ay nakadepende pa sa kung alin dito sa dalawa. Kung sila ba ay masasubject sa capital gains tax, ordinary income tax or MCIT, or other kind of taxes pa nga. Okay, na hindi natin pag-uusapan today yung mga specific rulings. Actually, sapat na po na naunawaan nyo ngayon ano ba yung cost, okay? At ito pa yung isa, ano ba yung dalawang klase ng asset, okay? Ano ba yung ordinary asset at saka capital asset? Pag-usapan muna natin itong ordinary asset na to. Meron siya kasing definition, I mean meron siyang enumeration, apat dito. While itong capital asset, wala. Okay, mamaya, liwanagin pa natin. Dito nga muna tayo sa ordinary asset. Again, kung pumasok maalinman sa apat na yan, it will be considered as ordinary asset. The first one is stock in trade of a taxpayer or other real property of a kind which would be properly included in the inventory of the taxpayer if on hand at the close of the taxable year. Meaning, yung regular niyang ibinibenta, inventory, paninda niya. Okay, that is an ordinary asset. Kasi you have to remember, yung ating taxpayer generally nagninegosyo. Kaya nga siya may binibentang property. So therefore, kung binibenta niya na property, yung dinidispose niya, ay part ng kanyang paninda talaga. Therefore, it is an ordinary asset. Okay? The second one is real property held by the taxpayer primarily for sale to customer in the ordinary course of his or her trade or business. So parang basically, parehas lang sila ng sinasabi. Basta bahagi ng pagbebenta mo, okay? Kahit pa yan ay real property. Kasi halimbawa, ikaw ay subdivision business, okay? So di ba, normally hindi naman talaga nagne-negosyo nagbebenta ng bahay at lupa. Normally, ang binibenta nun, ang nagbibenta nun yung mga residential, kunwari, may bahay at lupa ako, naisipan ko ibenta. Okay? So, hindi siya ito. Hindi siya yung number 2. Pero kung sakaling ikaw ay subdivision, at yan talaga yung ginagawa mo regularly, nagbibenta ka ng real property, inventory mo din siya actually, parang number 1. Okay? It will be considered as an ordinary asset. O, tumuli pa po tayo. Number 3. Real property used in trade or business of a character which is subject to allowance of depreciation. So again, real property na ginagamit mo nga sa negosyo. Okay, may common denominator na yung tatlo. Bahagi ng negosyo ang ordinary asset. Paninda mo, or paninda mo pa din pero real property. At yung pangatlo, real property na hindi mo binibenta pero ginagamit mo sa trade or business. Halimbawa, yung mismong pabrika mo, yung building ng opisina nyo. So therefore, okay, they are what? They are what? Are considered as ordinary asset and they are subject to depreciation. Halimbawa pa, okay? Sama na din natin, kunwari meron kang mga furnitures, meron kang mga computer, equipment, delivery vehicle na bahagi ng negosyo mo. The fact that they are being used in trade or business, even if they are personal property, they are still subject to allowance for depreciation, di ba? Considered pa rin sila as ordinary asset. Okay? At itong number 4, real property used in trade or business of the taxpayer. O real property na naman po nabanggit, okay? Pero ang punto, ginagamit din sa trade or business. Maaring hindi mo siya binibenta, pero ginagamit mo sa negosyo. Halimbawa, yung mismong lupa, okay? Kasi yung number 3, subject sa depreciation, di ba? So, therefore, it may be building, di ba? Vehicle, something like that. While itong number 4, used in trade or business, but not subject to depreciation. So, therefore, lupa nga yan, okay? Yung pinagtirikan ng pabrika mo, ng mismong opisina mo, basta bahagi ng negosyo, they are ordinary assets. So, ating, kung ating isa-summarize, okay? Kung ating po isa, lalagyan ng ano, parang isang meaning itong ordinary asset, they are what? Used in trade or business. Paninda or hindi, okay, part ng PPE mo or paninda na nga, ordinary asset sila. Well, itong capital asset, napakasimple ng kanyang definition. Properties held by a taxpayer, whether or not connected with his or her trade or business, and which are not included among real property considered as ordinary asset. So sa madaling paliwanag pala, basta hindi ka ordinary asset, ano ka? Ikaw ay capital asset. Okay, basta pala dito sa apat na to, generally ano, generally po, hindi yan ginagamit sa negosyo. At ang sabi pa nga, naman, nga pala, okay, hindi din mahalaga kung gamit sa negosyo or hindi, basta wala dito sa apat na to.
they considered as capital asset. Pero generally, okay, yung simpleng pananda po dyan, hindi mo talaga ninenegosyo yung property na yun, nagkataon lang na ibinenta mo. So halimbawa, ikaw ay individual. Okay, individual ka. So sole proprietor, meron kang negosyo. At the same time, may personal kang property. I mean, yung meron kang sariling property sa'yo. Okay? May lupa ka kunwari. Okay? Hindi naman yung ginagamit sa negosyo, naisipan mong ibenta. Okay? So, anong tawag dun sa asset na yun? Yung lupa na yun na hindi bahagi ng negosyo mo, ng tindahan mo. Ang sino, they are a capital asset. Kasi not related to that business. Pero kung sakaling yung pinagtatayuan ng tindahan mo, ang ibinenta mo, okay? Yun, ordinary asset yun. Okay? Sana po maliwanag. And by the way, dito naman tayo iikot sa pagtagal pa ng ating mga discussion. Balikan lang po muna natin. Bakit importante na malaman kung anong klase ng asset? Kasi nga, okay, yung kanilang taxation ay nakadepende doon sa nature. Hindi naman lahat kasi ng klase ng asset ay subject sa capital gains tax. By the name itself, capital gains, it only pertains to what? Okay? To this capital asset. And then we have the ordinary income tax na may sariling rulings. Huwag mo natin isipin, para lang sa ordinary asset, lalalim pa naman tayo, mas maunawaan nyo siya. Ang punto natin, okay? Depende sa klase ng asset yung kanilang taxes. At ang isa pa ganito, yung gain or loss dito na binabanggit, may tawag din sa kanya, hindi lang basta siya gain or loss. But rather, kung ang ibinenta mo ay ordinary asset, ang tawag dun ay ordinary gain or ordinary loss. At kung sakali naman na ang ibinenta mo ay capital asset, therefore, ang tawag naman sa kanya ay capital gain or capital loss. So therefore, depende na nga yung gain or loss sa klase ng asset na meron ka, na dapat familiar ka din kung alin dun sa dalawa. Okay? Sa ngayon, tatapusin na po natin ang ating discussion sapagkat ito'y overview pa lamang ng malawak na discussion patungkol sa dealings in property. Kung sakaling meron kang natutunan, pwede niyo pong i-like itong ating video discussion. Pero kung gusto mo pang mas may matutunan, nandito pa yung iba namin mga discussion patungkol sa dealings in property. Maaari niyong mapanood. So yun lamang at maraming salamat.